We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in North Central Luzon, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Balitang Amianan. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si Joan Punsoy. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Anim na bahay sa isang barangay sa Bautista, Pangasinan ang nasunog. Ngayong ipinagdiriwang pamandiin ang Fire Prevention Month. Nag-aalerto Claire Lacanilao. Makikita sa amateur video na kuha ni Mike Barroso ang mabilis na pagkalat at paglamon ng apoy sa ilang kabahayan sa Barangay Diaz, Bautista, Pangasinan. Tulong-tulong ang mga residente sa pag-apula sa sunog. Made of light materials, kaya naging mabilis po yung spread ng fire. So from one house, nag-spread po siya dahil sa init ng panahon. Isa yun yung sa factor po na kinukonsider kasi namin. Anim na bahay ang naapektuhan ng sunog. Tinatayang aabot sa 300,000 pesos ang kabuang halaga ng danyos na natupok ng apoy. Umabot lang ng unang alarma ang sunog na tumagal ng 20 minuto. Dahil sa bilis ng pangyayari, walang naisalbang gamit ang mga may-ari ng mga bahay. Pero buti na lang daw, walang nasaktan sa insidente. Mahirap po na ma'am yung, siyempre kung may alimbawa at kundi, lalong masakit. Kaya yung, di ba, yung bahay naman kako, kung pandi, mag-uumpisa na, kako naman na. Mapapalitan naman niya, yung buhay hindi natin mapapalitan. Sa initial na investigasyon, posibleng nagmula ang sunog sa pumutok na kawad ng kuryente. Inaalam pa ang kabuang danyos ng sunog. Sa kabila ng insidente, bumaba pa rin daw ang insidente ng sunog kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang sunog natin is 40 from January to February. For last year, ang recorded fire incidents of the same period is 86. More than 50% yung drop ng fire incidents compared to last year. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilao, Balitang Amianan. Pagsalpok at pagbaliktad ng kotse sa Center Island sa Dagupan City sa pool sa CCTV camera. Tutukan sa report ni King Guevara. Sa kuha ng CCTV camera, mapapansin na mabilis na takbo ng kotseng ito sa kahabaan ng De Venecia Highway sa Dagupan City. Maya-maya pa, sa kuha naman ng isang dashcam, makikita ang pagsalpok ng kotse sa Center Island. Sa lakas ng pagkakasalpok, bumaliktad pa ang kotse. Nag-overspeed siya and then hindi niya nakabig mabuti kasi pakurbada po yun. So hindi niya natansya yung mismong daanan. Feeling ko may kasunod pa kasi sabi ko kung may lumilipad na kotse baka may kasunod. Base sa investigasyon ng otoridad, bukod sa overspeeding, posibleng lasing din ang driver ng mangyaring insidente. Ligtas naman ang driver na posibleng maharap sa kukulang kaso. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Amianan nakuhanan ng pahayag ang driver. Well, paalala po natin ano, sa mga motorista natin na mag-ingat-ingat po tayo at saka bawal po sana po yung ano, uminom po tayo ng sobra-sobra at hindi natin matatansya po yung aksidente. Oh my God! Ano nangyari? Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Mga kapuso, singil sa paghahakot ng basura sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan, pinangangambahang tumaas kasunod ng pagpapasara sa sanitary landfill ng Urdaneta City. Narito ang report.
Simula kahapon, diretso na sa transfer facility ang mga basurang nakolekta sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Hindi na maaari magtapon ng basura sa sanitary landfill ng Ordoneta City matapos ipasara ng DNR dahil sa paglabag sa environmental laws. Nangangambang ilang residente sa pagtaas ng garbage disposal fee dahil sa pagsasara ng sanitary landfill. Marami ang basura kasi. Pero tiniyak ng mga opisyal ng barangay na hindi sila magpapataw ng additional fee sa garbage disposal. Hindi kasi yung sin namin, nakatix na yun. Kung ano yung sin namin, yun na. Kaya lang talagang yung budget namin mabubukasan. Kada buwan umaabot sa 280 tons ng basura ang nakokolekta dito sa Mangaldan, Pangasinan. Wala naman daw problema kahit pa nagsara ang sanitary landfill sa Ordoneta dahil lahat ng basura dadalhin sa Metro Clark Waste Management Corporation. Bukod sa barangay poblasyon, diretso rin sa transfer facility ang mga basura mula sa barangay Banawang, Malabago, Gilig at Anolit, batid ng lokal na pamahalaan ng pagtaas sa gastusin sa pagtatapon ng basura sa Kapas Tarlac. Pero hindi rin daw sila magtataas ng singil sa mga barangay. Baka pwedeng truck na rin namin yung magdala doon kasi mas mura. Kaya nga lang yung distance niya, yun yung kinoconsider natin. Baka mas malaki naman yung gagastusin natin sa pagdala. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Puspusan na ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Sundan sa ulat ni Ivy Hernando. Inumpisa na ang pagbabakuna sa health workers ng La Union Medical Center sa bayan ng Agoo, maging sa Ilocos Training and Medical Center sa San Fernando City. Isang observation tent ang inihanda para mamonitor ang mga nabakunahan. Sa ngayon, as of 6 a.m., about 85% of our employees have already signed up to have their vaccination. 966 doses ng Sinovac vaccine ang dumating sa Ilocos Sur para sa mga empleyado ng Ilocos Sur Provincial Hospital, Gabriela Silang. Gayunman, wala pa sa kalahating porsyento ng higit 400 empleyado ang nagpabakuna sa unang rollout. Yung 159 lang ang bakuna noong Friday, pero may mga humabol ngayon sila papakunahan. Napagkasunduan na ibibigay na sa mga district hospitals ang mga natirang COVID vaccine, kung saan majority o karamihan sa kanilang mga empleyado ay handa ng magpabakuna. 2,446 doses ng Sinovac vaccine ang dumating sa Ilocos Norte. Nagpabakuna ang halos 100 medical staff ng Lawag City General Hospital. Inumpisa na rin ang ceremonial vaccination sa mga pribadong ospital ng Baguio City. Ayon sa DOH Cordillera Regional Director, wala namang tumanggi na magpabakuna sa kanilang mga kawani. 365 doses naman ng Sinovac vaccine ang dumating sa Abra. Nauna nang binakunahan ang mga health workers ng Abra Provincial Hospital at ibang district hospitals. Sinimulan na rin ang vaccination sa Cagayan Valley Medical Center. Nasa 1,548 ang initial na pumayag na magpabakuna mula sa higit 2,000 health workers ng CVMC. Sa Pampanga naman, nag-umpisa na rin ang ceremonial vaccination sa mga health workers. Ivy Hernando, Balitang Amianan. DOH, nasa health and economic recovery stage na isang taon matapos tumama ang COVID-19 sa bansa. Silipin sa report. Araw-araw na lumalabas para maghanap buhay si Mang Emmanuel kahit pa may pandemya. Isa lamang siya sa mga pabor na mabakunahan kontra COVID-19. Para protection sa katawan, ganyan. Isang taon nang nakalipas mula nang unang maitala ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa Department of Health, nasa health and economic recovery na umano ang bansa dahil sa pagdating ng mga bakuna kontra COVID-19. Nagsimula na rin ang pagbabakuna sa mga priority list. We are gearing towards vaccination na po talaga, no. Vaccination po ng COVID-19 is one of the important ways po natin, no, para matigil po yung transmission ng COVID-19 dito sa Pilipinas. May munting tindahan si Aling Amelia. Bagamat may pagluwag na umano sa health protocols, hirap pa rin siyang makabawi ng kanyang kita. Oh, kaunti. Kasi walang tao, walang eskwela. March 15, 2020, nang unang makapagtala ng COVID-19 case sa Rehiyon 1.
Sa pinakahuling tala, pumalo na sa 7,761 ang total confirmed cases, 6,876 ang recoveries at 303 ang total deaths. Umakyat na sa 116,859,911 ang COVID-19 cases sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center. Nasa 66,138,389 ang COVID-19 recoveries at 2,593,531 ang namatay. Sa tala ng Department of Health, 597,763 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, 39,330 ang aktibong kaso, 545,912 ang bilang na recoveries at 12,521 ang namatay. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balita Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Pumanaw ang isang Dagupenyo matapos tamaan ng COVID-19. Sa kabuuan, umabot na sa 61 ang namatay sa lungsod dahil sa naturang sakit. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King? CJ, bagamat wala pang bakuna kontra COVID-19 sa City Health Office, ayon sa LGU, nakahanda naman daw sila kung sakaling magsimula na ang pagbabakuna. Pumanaw ang isang Dagupenyo mula Barangay Bacayaw Norte matapos tamaan ng COVID-19. May sakit na raw na diabetes at hypertension ng pasyente bago pa tamaan ng virus. Na-admit siya dahil nanghihina and then may ubo. Tapos negative yung antigen test during the admission, pero after 3 days on the third hospital day, nung bigla siyang nagkaroon ng difficulty of breathing. Samantala, handa na rin ang mga kagamitan para sa pagbabakuna kontra COVID-19 sa lungsod. Kabilang dito ang mga syringe na gagamitin para sa COVID-19 vaccine. Inilabas na ng City Health Office ang mga refrigerator na siyang paglalagyan ng bakuna. Bukod dito, bibili rin umano ang syudad ng karagdagang storage equipment para sa mga darating pang bakuna. Actually, meron ng ang ating mayor na additional freezers para i-store yung ating mga vaccines. CJ, una nang sinabi ng lokal na pamahalaan ng Dagupan na posibleng gamitin bilang vaccination area ang Dagupan City Astrodome kung sakaling sila ay magsimula ng magbakuna. CJ. Maraming salamat, King Guevara. Pinakamataas na kaso ng COVID-19 na itala sa Baguio City kahapon simula ng tumama ang pandemya. Yan at iba pang COVID-19 update sa Hilaga at Gitnang Luzon, ating alamin sa report. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Hilaga at Gitnang Luzon. Pumalo na sa 15,658 ang COVID-19 cases sa Cordillera Region. Samantala, umakyat sa 225 ang COVID-19 deaths nitong weekend. Kabilang dito ang 10 taong gulang na batang lalaki sa Baguio City. Umabot sa 7,589 ang bilang na nagpositibo sa COVID-19 sa Ilocos Region. Kabilang dito ang 3,948 na tinamaan ng naturang sakit sa Pangasinan, 1,148 naman sa Dagupan City. Sa Cagayan Valley naman, may 828 na COVID-19 active cases. Umabot sa 81 ang new cases. Samantala, pinakamataas pa rin ang bilang na nagpositibo sa COVID-19 sa Isabela na pumalo sa 5,607 matapos makapagtala ng 63 na bagong kaso. Umakyat sa 27,212 ang COVID-19 recovery sa Central Luzon. Bagamat tumaas ang bilang ng recovery sa rehiyon, umabot naman sa 8,165 ang COVID-19 cases sa Pampanga, habang 2,184 naman sa Nueva Ecija. Sa kabuuan, umakyat sa 62,395 ang COVID-19 cases sa North Central Luzon. Joan Punsoy, Balita Amianan. Sinimulan na ng COMELEC ang barangay mapping para maisaayos ang presinto ng mga botante para sa susunod na eleksyon. Narito ang report.
Sa kabila ng nararanasang pandemya, tuloy-tuloy ang mga aktibidad ng COMELEC bilang paghahanda sa 2022 national and local elections. Sa Mangaldan, Pangasinan, umarangkada na ang barangay mapping na layong i-update ang presinto kung saan buboto ang mga botante. Pag halimbawa, nandun ka sa A, sa 1A, tapos nagpatayo ka ng bahay, tapos hindi namin nakita dun sa map namin, siyempre, yun, tatawin namin saan ba siya dapat. Saan niya gusto? Doon sa bagong bahay niya o doon sa kanyang ancestral house? Sa pamamagitan ng barangay mapping, maiiwasan ang pagkalito ng botante na nauuwi sa paghahanap ng presinto sa mismong araw ng eleksyon. Sa oras na maisapinal ang barangay mapping, tiniyak ng COMELEC na susulatan nila ang mga botante para maging updated sila sa presintong kanilang pupuntahan sa araw ng eleksyon. May mga voter na napupunta sa ibang presinto. Pabor ito para sa ilang butante. Para isang sitio, isang presinto, para hindi malito. Bukod sa paghahanda at pag-update ng precinct maps, tuloy-tuloy rin ang voter registration. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Bilang ng mga pumapasadang jeepney na biyaheng Dagupan Kalasyaw, nabawasan ng 50% matapos ipatupad ang 2-day coding scheme. Sundan sa report ni Russell Simorio. Nagtagumpay ang signature campaign ng mga jeepney driver ng rutang Kalasyaw-Dagupan matapos paboran ng otoridad ang kanilang hiling na magkaroon ng 2-day coding scheme. Mula sa higit 200 jeepney na pumapasada araw-araw, nabawasan ito ng 50%. Kumahon ng konti yung kita, hindi tulad dati na marami kami na halos walang maiuwi sa pamilya. Mula sa dating 50 hanggang 100 piso na kinikita, umaabot na ngayon sa hanggang 300 piso ang kinikita ni Henry sa pamamasada dahil sa coding scheme. Malaking tulong daw ito para mairaos ang pangangailangan ng pamilya ngayong panahon ng pandemya. Ang laki ng diferensya sa walang coding at saka mayroong coding kasi noon inuwi namin talagang kapos na kapos. Ngayon medyo mayroong konti na natitira sa amin. Ayon sa Public Order and Safety Office ng Dagupan, ilang dahilan ang kanilang ikinonsidera bago ipatupad ang 2-day coding scheme. Unang-una, yung kalagayan po. Pangalawa, yung sitwasyon ng number of POJs na allowed po na pumasada. Yung sitwasyon natin sa pandemic ngayon. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Pagtaas ng kaso ng hypertension at heat stroke, ibinabala ng health authority dahil sa unti-unting pag-init ng panahon. Narito ang report. Mas maraming tubig ang binabaon ngayon ng construction worker na si Francis. Basta nagsimula po kami ng 7, medyo maano na sa balat, ma'am. Mahapdi na po hanggang last 4. Dahil sa epekto ng init ng araw, napipilitan daw silang huminto muna sa pagtatrabaho. Nagbabala ang health authority sa publiko sa kaso ng heat stroke at hypertension na posibleng dulot ng mainit na panahon. Inaasahan na rin umano ang posibleng pagtaas ng kaso ng mga sakit. Habang nananatili tayo sa tahanan natin, ay panatilihin na tayo po ay in a cooler place at tayo rin po ay gumagamit din po ng mga payong kung lalabas tayo. Dehydration ang isa sa mga dahilan ng sakit, kaya ipinapayo ang palagiang pag-inom ng tubig. Iwasang magsuot ng makakapal na damit, mainam na maligo araw-araw. Huwag na lang daw lumabas ng bahay kapag malinsangan ang panahon. Ang kasagsagan po talaga ng init ng araw ay naobserbahan po natin from 10 o'clock in the morning hanggang 3 p.m. po. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balita Amianan. Dalawa ang hinihinalang nasawi dahil sa rabies matapos makagat ng aso sa Ilocos Sur. Categorized as suspect ang dalawa na mula sa Narvacan at Burgos na nasawi nitong Enero at Pebrero. Ikinabahala ito ng Provincial Veterinary Office kaya hinikayat nila ang mga pet owner na makiisa sa mass vaccination contra rabies. Pero 20-30% pa rin umano ang umaalma. Paliwanag ng OP Vet, ang pagkakasakit ng maaso at pusa ay hindi side effect ng bakuna. Alam mo ba nakuha ti rabies na nung hanggang makuha bakunaan? Compared last year as of this year, may mga naging gusto na rin naman na magpabakuna. So mga nasa 70-80%. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan.
ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Patay ang 44 anyos na lalaki sa Calasiao, Pangasinan matapos mahulog mula sa inakitang puno. Nagka-alerto Russell Simorio. Namatay ang 44 anyos na lalaki mula sa Barangay Bunlag, Calasiao, Pangasinan matapos mahulog mula sa inakitang puno ng mangga sa tindi ng pagkakabagsak ng biktimang si Christopher Patungan na bagok ang kanyang ulo. Nangyari ang insidente noong March 4, isang araw bago ang kanyang ika-45 na kaarawan. Binubong ba nila dyan sa ospital? Wala nang tao. Matay. Mababa lang kanila. Mababa. Kung mababa yan, matiba yan dahil trabahador yan, kago. Bakit namatay agad? Kwento ng ina ng biktima, nagtrabaho sa mango farm ang kanyang anak para may panggastos sana siya sa kanyang kaarawan. Nagpaabot ng tulong pinansyal ang may-ari ng manggahan sa kaanak ng biktima. Mag-ingat, lalong-lalo na medyo delikado po yung pag-akyat ng mga puno, hindi yung basa-basa na lang sila akyat ng puno nang walang safety harness. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Pagkalat ng mga peking COVID-19 test kit ibinabala ng NBI. Tutukan sa report ni King Guevara. Kasabay ng pagdating ng bakuna kontra COVID-19 sa bansa, nagbabala ang National Bureau of Investigation sa pagkalat ng mga umano'y peke o hindi rehistradong COVID-19 test kit. Hindi umano ito dumaan sa tamang proseso sa anumang ahensya ng gobyerno. Magsasagawa umano ng investigasyon ng NBI upang matukoy ang iba pang sangkot sa illegal na operasyon. Let's make sure that these are accredited by the Department of Health and our local medical doctors. Kasabay nito, naka-alerto na rin umano ang Department of Health upang masigurong hindi ito makakapasok sa Rehiyon 1. Lalo-lalo na po, no, kung meron po kaming makikita na nagbebenta or kaya bumibili po no, ng mga peke fabricated po na COVID-19 testing kit. Kasi nga po, dapat itong mga testing kits na ito ay nasa mga laboratory lamang po. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Ilang residente umaalma sa umano'y hindi patas sa travel protocol sa Ilocos Sur. May ulat si Ivy Hernando. Marami man ang natuwa sa pagluwag ng travel protocols o guidelines, may napuna pa rin ang ilan sa tila hindi patas o exemption sa requirements. Base sa bagong protocols, tanging government ID at kopya ng travel authority ang required sa mga government apor. Dapat lahat po ay matest. Hindi naman po natin alam kung safe yung ibang tao na nakakasalumuhan natin. Very unfair sa taong bayan kasi bakit yung gobyerno ang libre? Eh sila nga yung may pondo. Kaya dapat lang pantay-pantay. Isinusulong na rin ng provincial government ang paggamit ng antigen test na mas mura kumpara sa RT-PCR. Pinalawig na ang validity ng RT-PCR test para sa mga frequent border crossers. Nasalip na kadalinggo ay ginawa na itong isang buwan at ang antigen test result ay valid na ng dalawang linggo. Samantala, sinagot naman ni Governor Matthew Marcos Manotok ng Ilocos Norte ang issue na ginagawang negosyo ng gobyerno ang RT-PCR o antigen test. Hindi po kami kumikita and we'll work towards further subsidizing our antigen testing. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Malayong boat terminal sa Binmaloy Beach sa Pangasinan inalmahan ng mga bangkero. Narito ang report. Karaniwang ganito ang senaryo sa dalampasigan ng Binmaloy. Hile-hilera ang mga nakadaong na bangka, pero maililipat na umanong mga bangka sakaling maipatayo na ang boat terminal sa bayan. Yung ating biwob, kung minsan nandun yung mga motorboat nakaparada, kung minsan nagkukus pa ng aksidente. So naghanap kami ng lote na medyo malawak. Doon pa rin, pero medyo doon sa may parte ng Baybay Lopez. Pero karamihan sa mga bangkero,
umaangal sa layo ng pagpapatayuan ng boat terminal. Halimbawa, pupunta kami ng 5 AM. Liwanag na pagdating namin dun. Hindi na kami abot sa papuntaan namin. Sa ngayon, nakadaong ang mga bangka ilang metro lamang ang layo sa mga bahay ng mga nagmamay-ari nito sa Barangay San Isidro Norte. Pero sakali umanong naipatayo na ang boat terminal sa katabing barangay sa Baybay Lopez, mahigit sa 1 kilometro ang kailangan lakarin ng mga bangkero. Yung pag ano ng alon, agad-agad yan kasi mabilis yun. Pag umano na yung alon, nagkabangga-bangga na yung bangka namin, di wala na, di na namin maano yun. Nagkaroon na ng unang pagpupulong ang LGU at mga bangkero. Muli raw pupulungin ng LGU ang mga bangkero kaugnay sa nakatakdang pagpapatayo ng boat terminal. May plano na magpatayo kami doon ng fisherman's wharf. Yung mga huli nila, doon na nila ibibintang. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Dating PNR station sa lungsod ng Dagupan, napabayaan na at naging tapunan ng basura. May report si King Guevara Exclusive. 1890s na magsimula raw ang operasyon ng Manila to Dagupan Railroad. Malaking tulong daw ito noon sa pakikipagkalakalan ng mga Dagupenyo sa Maynila. Historically, sinasabi nga nila na si Rizal at ang iba pang mga naging heroes ay sumasakay din sa train at bumababa rin dito sa Dagupan. Si Rizal para dalawin ang kanyang kasintana si Leonor. Dahil sa makasaysayan itong kontribusyon, idineklara itong historical site sa syudad. Pero makalipas ang mahigit isang siglo, tila napabayaan ang lugar. Naging tapunan pa nga ito ng basura. Pinahinto ko na nung hindi na ako ang nagmamanage. Hindi na rin maganda sa kapitbahay o kung ano. Minsan medyo may mga reklamo. Dahil sa napabayaang itsura ng heritage site, plano itong isailalim sa rehabilitasyon ng isang grupo sa lungsod. Sinimulan nila ito sa paglilinis sa lugar at pagtatanim ng mga halaman. Hindi namin gagalawin yung struktura, yung edifice, but bubuhayin namin ito in terms of konting improvement lang, yung mga hindi permanent. Bukas daw ang heritage site sa mga gustong magbigay ng mga halaman. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Bayanihan sa paglilinis sa isang paaralan sa bayan ng Santa sa Ilocos Sur, regular na isinasagawa kahit walang face-to-face classes. Sundan sa Ratchada probinsya. Nagbayanihan ang ilang guro, magulang at opisyal ng barangay sa paglilinis ng mga pasilidad ng Mabilbila Integrated School ng Santa Ilocos Sur. Regular din ang disinfection sa mga pasilidad at mga modules upang maiwasan ang COVID-19. Inilunsad ang kabataang makadagat sa Pangasinan Police Provincial Office sa Lingayen, Pangasinan. Mga kabataan ang magiging katuwang ng kapulisan sa pangangalaga ng kalikasan. Pinulong ang mga sanggunyang kabataang leader sa probinsya na siyang mangunguna sa pagpapatupad ng advokasya. Nagkaroon din ng coastal cleanup drive. Ipapatayo ang isang tulay na mag-uugnay mula sa Santo Domingo patungo sa bayan ng Talavera sa Nueva Ecija. Malaking tulong daw ang nasabing tulay para mabilis na maibiyahe ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto. Inaasahang matatapos ang nasabing proyekto sa Disyembre. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Mga kapuso, pagiging maparaan sa kabila ng pandemya, naging susi sa tagumpay ng GMA Network Incorporated ayon kay Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon. Alamin sa report. Ang hamon ng COVID-19 pandemic sa television industry ang naging paksa ng talumpati ni GMA Network Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon, sa 21st International Cable Congress. Sinabi niyang kalakip ng pandemya ang obligasyon at oportunidad sa industriya ng telebisyon. As we mark 1 year of isolation, we also mark 1 year of innovation. We live and work in a time like no other. We all work in an industry like no other. At GMA Network, our obligation is the mission to provide superior entertainment and responsible, unbiased, and timely delivery of accurate news and information. It is also a once-in-a-generation opportunity to reconfigure our content and services. Bago pa raw ang pandemic,
naging susi sa pagiging number one ng GMA Network. Ang malawakang pagbabago sa sistema ng network, ang hindi natitinag na integridad ng GMA News and Public Affairs at ang original na entertainment programs. Our solution is to focus on what we do best, quality content. For us, quality wins no matter the platform. A testament to this is Kapuso Jessica Soto, the most watched program on Philippine television because it is in tune with Filipino culture. Pinalakas din ng GMA ang regional TV sa paghahatid ng balita. Pinalawig din ang digital terrestrial television sa pamamagitan ng GMA Afford the Box at GMA Now. Naghatid din ang GMA ng mga bagong programa sa pamamagitan ng Heart of Asia, Hollypop at DepEd TV. Bahagi naman ng 70th anniversary ng GMA ang kauna-unang virtual reality concert kung saan tampok si Alden Richards. Ang GMA din ang bagong tahanan ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. I often get asked, what is the secret in our journey this past 70 years? Simple. It is our people. The creativity is in the people, not in the organization, not in the machine. Perseverance, resiliency, integrity, and strength of conviction are trademark traits that define the Kapuso. Samantala, hinikayat naman ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP ang mga miyembro nito na patuloy na magkaisa, gumawa ng mga paraan para makasabay sa mga pagbabago at patuloy na pagbutihin ang serbisyo sa mga customers. Be fast in addressing client needs and demands. Si Jay Torida, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joanne Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.